Hi everyone, welcome back to our channel. So for today's video, we are going to prepare for Livy's birthday party. Kasi tomorrow is Livy's birthday party. Ayun, Papa? Are you excited? Yeah? How old are you? 3 and you're turning 4. Galing ah. Pulo ng pisngi. Can I prepare a Livy? Sure. Binuksan ko kasi yung heater kasi medyo malamig kanina. Nasobrahan naman ata. Ang pula ng pisngi ni Liv. So yun guys, kagabi, nag-bake na ako ng cake, ng sponge cake. So, icingan na natin siya and then ide-decorate na natin siya. Yes, honey, you can put it on. Mm-hmm. Wait. Kalingin naman ng baby ko. Tapos, ano pa? What else? I know. Tapos, what else did we make? And then, I made pizza as well last night. Kasi yun yung isa sa mga ihahanda din namin for tomorrow. Tapos, kanina, gumawa rin ako ng gulaman. Gagawa ako ng mukbang. I'm not pregnant. I'm pregnant daw. Kasi ng chan ko, kakakain ko lang naman, anak. Hi everyone! So yun, pumunta lang kami ng grocery. Pumunta lang kami ng Kohl's. Bumili kami ng mga last minute na kailangan for tomorrow. And then, it's Livy. And then pag uwi namin, gagawin ko na yung cake ni Livy. Show me your look bags. Look bags? Mm. What's a look bag? That's old. Can I show them this? Pretty.
Hi everyone! So yun, sobrang happy ni Livy nung birthday party niya. At saka buti na lang, medyo umokay-okay yung weather that day. Kasi ilang days bago yung birthday party niya, nag-uulan tapos sobrang lamig. And then yun, buti na lang nung mismong birthday party niya, medyo maaraw and medyo maayos yung weather. So yun guys, hindi uso ang McDonald's and Jollibee birthday party dito. So, ibang-iba siya. Ibang-iba yung mga parties dito sa parties natin sa Philippines. So, simula nung nag-birthday si Livy, dito lang namin talaga ginagawa sa bahay yung birthday party niya since malaki naman yung backyard namin. So, na-accommodate naman namin lahat ng tao. Dito rin kami kinasal, guys, sa backyard namin. So, yun. Very handy yung backyard namin kasi malaki talaga siya. So, mostly ang ginagawa ko, guys, puro DIY lang. As in ako lahat. So, yun. Kung nakita nyo naman, ako yung gumawa ng cake ni Livy. Ako gumawa ng cupcakes. Tapos, gumawa rin ako ng pizza. Ako din gumawa ng dough. In-offer namin siya for entree. Tapos, may mga chips. May mga crackers and dips. Tapos, mga cheese. Bale, gumawa rin ako ng cheese, tomato, olives, and cucumber in a stick. Bali yung mains namin, nagluto si Daniel ng fried chicken, tapos nilagay niya sa bao buns, tapos with veggies and sauces. Tapos mga drinks, tapos gumawa rin ako ng jelly, ng gulaman for kids, tapos gumawa rin ako ng buko pandan for adults. Sobrang dami ng food, guys. Sobrang happy kami na pati yung mga parents nakakain din. Kasi dito guys, ito ay based lang dun sa experience namin ah. Kasi nakaka-attend na nga si Libby ng mga birthday parties ng mga friends niya. So ang ginagawa nila, kids lang yung may food. Tapos parang yung parents nale-left out. Kasi parang i-drop off and then pipick upin mo lang yung anak mo sa party. Parang ganun lang yung nangyayari. So, kids lang talaga yung nagpa-party. So, since birthday ni Livy ay July, or winter time na yan, guys. So, nung una, nagtitingin ako ng plan B. Kasi nga, baka umulan. Tapos, meron na attendan si Livy before na birthday ng classmate niya. Private yung venue. So, inayusan sila, may nakeupan sila. Tapos, nilagyan pa sila ng mga nail polish. Tapos, inayusin yung hair nila. Tapos, meron silang dance floor. So, yun, nagsasayaw yung mga bata. Tapos, naisip ko nga, nagawin yung plan B. So, nag-search ako. Ang mahal, guys. Ang mahal ng mga ganong party. Parang, meron ako nakita since mahilig si Livy sa mga dance. Meron ako nakita na private venue. Tapos nung chinek ko yung price, parang nasa $500 siya. Pero, parang 10 to 15 kids lang. So, ang onti. Tapos nakita ko yung menu for kids. Ang onti lang, guys. Tapos, alam mo yun, yung mabibili mo naman yun. Tapos magagawa mo siya by yourself. Yung sobrang easy lang talaga na food, na pika-pika. Ganun lang, tapos worth 500. So, binanggit ko yun kay Daniel. Sabi niya, no daw. Kasi, sobrang expensive nga. Bilhin mo $500, tapos onting kids lang. Tapos, yung parents, hindi pa kasali. Luckily, maayos yung weather nung birthday celebration ni Livy. So, na-accommodate namin lahat. Tapos, gulat na gulat yung ibang parents from Livy's school. Kasi pati sila may food. So yun, tuwan-tuwa sila. Tuwan-tuwa din yung kids. So bali nung una, nasistress ako kasi kung dito namin sa bahay gagawin yung party ni Liv, anong gagawin ng mga kids? Tapos sabi ni Daniel, anong silbi nung binili natin na swing set for Livy? Tapos meron pa siyang slide na parang castle. Tapos may mga bike and scooter din siya, ganyan. So sabi ko, oo nga, no, ayusin ko na lang. Sobrang happy ng mga bata. Tapos ka-message ko rin yung mga parents nung classmate ni Livy. Yun nga, sabi nila, sobrang nag-enjoy yung mga anak nila. Tapos sila rin nag-enjoy. Mostly puro DIY lang talaga siya.
Bali yung tables and chairs na kuha ko yung idea na yun sa Pinterest. Tsaka dun nga sa na-attend namin na party na classmate ni Livy. So, naghanap ako online kung saan kami pwedeng makapag-hire ng tables and chairs for kids. And yun, sobrang cheap lang din nila guys. Kasi yung table, $6 each siya. For rent yun guys ah. So, $6 each. Tapos, dalawang table yung hinire namin. So, $12. Tapos, nag-hire ako ng chairs. 15 chairs ata yun. Tapos, $2 each siya. So, yun. Sobrang mura, guys. Sobrang nakatipid kami dun. Tapos, yung food. May mga stock pa kasi kami ng food from our food truck. So, yun. Since hindi nga kami masyado nakakapag-event. And nakastock lang din yung food namin para sa food truck. So yun na yung sinerve namin. Tapos mostly ng mga gamit. Like yung plates and cups and yung pinyata ni Livy. Lahat yun sa Kmart ko lang nabili. Sobrang mura lang guys. As in yung Kmart talaga yung go-to ko kapag may mga parties. Kasi andun lahat tapos sobrang cheap lang niya. Tapos yung loot bag ni Livy, yung party bags niya, sa Kmart ko lang din nabili yung iba. Unicorn yung team namin. Tapos sa party bag ni Livy, hindi ako masyado naglagay ng mga lollies. Isa rin yun sa mga na-experience namin sa mga party na na-attendan namin ni Livy. Puro lollies yung nakukuha ni Livy sa mga party bags. Which is hindi naman masama, pero ano lang, gusto lang namin i-avoid yung too much sugar for Livy. And that's what we want to do as well sa mga kids na in-invite ni Livy. So what I did, naghanap nga ako ng mga unicorn stuff. Tapos bumili rin ako ng book. Medyo mura-mura lang din yung book na nabili ko na yun guys. Parang $5 or $3 each lang. So yun, tuwan-tuwa sila guys kasi may party bag na sila tapos may book pa sila. So yun, sulit na sulit yung happiness ng mga kids. Makita mo yung mukha nila, sobrang saya nila. So yun, ibang-iba yung party dito guys kasi more on chips, pika-pika, mga ganong food sila dito. Unlike sa atin, diba, sitting down pa ang peg. As in, ang daming food. May rice, may pansit, may spaghetti, yung ganon. Dito guys, ibang-iba siya kasi more on like pika-pika, chips, ganyan. Tapos nuggets, burgers, mayan ganyan. Yung mga mabibilis lang. Mga madadali lang gawin, tsaka ihain. Tapos after nung party ni Libby, sobrang thankful siya sa akin, sa amin. As in, nakaka-touch kasi hinag niya ako. Tapos sabi niya, thanks ma'am. As in, buong araw hanggang kinabukasan, hanggang mismong birthday niya, sobrang yung pasasalamat ni Liv. Kasi sobrang happy rin niya. Tapos sabi pa niya, yun daw yung best day ever niya. Best day of her life daw. So yun, nakakatawa, nakaka-touch. Kasi sobrang na-appreciate niya yung effort na ginawa ko, na ginawa namin for her birthday. So yun guys, sana nagustuhan nyo tong video na to. And don't forget to subscribe to our channel and to our Facebook and Instagram page. So yun guys, we'll see you all in our next vlog. Bye! Subscribe! Please like and subscribe!